Dismayado ang mayor ng Marikina dahil hindi pa rin ipinapagamit ng Department of Health ang inihandang COVID-19 testing center sa lungsod. Para mapabilis ang paggamit dito, bukas naman daw silang DOH na ang magpatakbo ng testing center. Tinutukan niya ni Maki Pulido. Nagtitimpi na ng galit si Marikina Mayor Marcy Chudoro. Habang tumatagal, nasasayang daw ang panahon na dapat sana'y nagagamit na ang COVID testing center ng syudad. Ngayong araw ang target ng Marikina na simula ng kanilang testing center pero pinigilan ito ng DOH na nag-inspeksyon muna kahapon. Ayon kasi sa DOH, kailangang tiyaking ligtas at naayon sa protocol ang gagamiting pasilidad. 2 hanggang 3 araw raw bago isumite ng DOH composite team ang resulta ng kanilang inspeksyon. Hindi pa ito ang mismong approval. May public health emergency. Ang nilalabanan natin yung mabilis na paglaganap ng coronavirus. Kaya time is of essence. It's really frustrating because dahil kami yung nasa ground eh, hindi ka lang malulungkot eh. Minsan may mararamdaman ka rin galit dahil nakikita mo yung kababayan mo, naghihirap eh. Wala silang access sa ganitong pasilidad. Kung gusto nga raw ng DOH, sila na ang mag-operate ng Marikina COVID-19 Testing Center. Mapabilis lang ang proseso. Tutulong na lang daw sa pondo ang syudad. Bago pigilan ng DOH ang laboratorio, may kasunduan na ang Marikina at UPNIH na siyang mamamahala sa testing at laboratorio. Inaamin naman ng ating ng DOH na may kakulangan sa pasilidad. Kaya nga ito ay binibigay namin na tulong sa ating national government, particular sa Department of Health. Sa ngayon, gutom ang pangunahing problema ng marami sa mga biglang nawalan ng hanap buhay. Sa Marikina, sinimulan na ang pamamahagi ng 10 kilo ng bigas para sa mga driver ng jeep, tricycle, pedicab at UV Express. Mula sa Marikina Sports Complex, sinundo ng mga pinuno ng kanilang mga asosasyon ng bigas at sila na ang naghatid sa mga terminal kung saan naghihintay ang mga miyembro. Isa si Enrico sa mga naghintay ng bigas. Nakapagtabi siya ng 1,000 piso bago mag-lockdown at pagbawal ang mamasada ng jeep. Ngayon, wala na, ito na lang. Mga nasa 50 na lang siguro to. 50 na lang? Eh, 2 linggo na walang biyahe. Halos lahat kaming driver, ganyan. 38 million pesos lang ang quick response fund na maaaring magamit ng Marikina sa krisis na ito. Inaayos daw ng lokal na pamahalaan na masundan pa ang binigay na tulong. Ito na lang ang maaasahan ni Enrico. Walang magagawa. Kung ano lang po ibigay sa amin ng gobyerno, yun na lang po. Aasa sa ganun, wala namang ibang pagkakitaan. Mag-abal-abal ka, bawal naman. Ulihin ka rin. Sunod nang bibigyan ng tulong ang mga nagtatrabaho sa Marikina shoe industry, pati na mga empleyado sa mga shopping mall na naapektuhan ng lockdown. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.